In this video, my farmers, ay magbibigay na naman kami ng tips and solutions on how to manage and take care on your plant babies. Buhay ang pangarap, Team Aljay. Good morning, Y Farmers. Andito na naman po tayo ngayon sa ating hashtag Y Digital, Upskill Y Farmers, Digitalizing Agriculture for Younger Generation. In this video, Y Farmers, ay magbibigay na naman kami ng tips and solutions on how to manage and take care on your plant babies. Katulad nga nito. At syempre, kung bago pa lang po kayo sa aming channel, ay palike na rin ako ng video ito. At huwag rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Nang sa ganon ay ma-notify kayo sa aming mga bagong video na tiyak nakapupulutan ninyo ng aral tungkol sa farming. Marami nga ang naging plantito and plantitas during the quarantine period. Mapa-ornamental plants man yan or edible na gulay-gulay. Dito nga sa Team Aljay Farmers, knowing na tayo ay agri-solutions provider, nalaman natin na marami sa ating mga team ang naging plantito and plantitas. Narito nga, Y Farmers, ang mga tips o reminders na dapat tandaan sa pagtatanim ng ornamental o edible plants. Ito man ay pang-indoor o outdoor sa mga malaluwang na lupain at ganun na rin sa masisikip na espasyo. Tip number 1, potting mixture o ang paghahanda ng lupa. Unang-una, Y Farmers, ay ang pagpili ng tamang lupa para sa halamang itatanim. Napakahalaga ng role ng lupa dahil nakasalalay dito ang ganda at kung gaano ka-healthy ang halamang itatanim. Sa lupa nga rin, Y Farmers, matatagpuan ang nutrients na kailangan ng halaman sa paglaki. May mga commercial na potting mixture na available na sa ating mga market, Y Farmers. Kaso nga lang ay may kamahalan ng mga ito. Pero kung gusto naman nating makatipid, ay pwede rin tayong mag-produce ng do-it-yourself na potting mixture. Ang kailangan lang natin ay ma-identify ang mga available na materials sa ating bakuran. Ang potting mixture ay pwedeng 50-50 o 50% ng garden soil at 50% ng organic material. Pwede rin namang 50% ng garden soil at 50% ng compost material. Maari rin garden soil, organic matter at compost materials. Depende na po, Y Farmers, kung ano yung mga available sa ating mga bakuran. Tip number 2, right media o ang pagpili ng tamang pasong gagamitin sa ating mga pananim. Napakalaga, Y Farmers, na malaman natin kung gaano kalaki ang ating halamang itatanim sa pagdaan ng mga araw. Nang sa ganon, ay malaman natin kung ano ang pasong gagamitin. Tulad ng halamang dito, Y Farmers, itong mga halaman na sa aking tabi. Kung malaki po yung ating itatanim na halaman, ay nararapat na malaking pot din ang ating gagamitin. Nang sa ganon ay maayos at magandang tignan. Kapag maliit naman ang halamang itatanim, ay naaangkop lamang na nararapat sa laki ng halaman ang pasong gagamitin. Tip number 3, watering o pagdilig. There is no exact amount of water, Y Farmers, ang kailangan ng halaman. Ang kailangan lang ay basa ang lupa nito. Ang ilang mga halaman naman ay mas nais na mapanatiling basa habang ang iba naman ay mas nangangailangan ng mas madaming patubig depende sa klase ng halaman. Mas mainam nga, Y Farmers, na magdilig sa umaga between 6 to 8 a.m. para ma-reduce natin ang plant disease. Kung kailan ulit magdidilig, Y Farmers, ay kailangan lamang pakiramdaman. O hawakan ang lupa kung ito ay mamasa-masa pa o hindi na. Kung kayo, Y Farmers, ay gumagamit ng tubig ng nawasa, ay mas mabuting pababain muna ang halong chlorine nito bago idilig. Mas mainam, Y Farmers, na gumamit tayo ng tubig ulan dahil alam natin na ito ay walang halong kemikal. Iwasan rin natin, Y Farmers, ang direktang pagdilig sa mga dahon ng ating halaman kung ito ay indoor plants. Dahil ang direktang pagdilig sa dahon ng ating mga indoor plants ay maaaring magdulot ng fungal growth o mga iba pang infeksyon. Number 4, cleaning and pruning. Linisin inyong mga plant babies, Y Farmers, sa pamamagitan ng pagpunas ng mga dahon nito ng malinis na basahan. Alam naman natin, Y Farmers, na sa dahon nagaganap ang photosynthesis o photosynthetic activities na kung saan gumagawa ang halaman ng pagkain nito. Gawin ito ng madalas, Y Farmers. Putulin rin, Y Farmers, ang mga nasira o natuyong parte ng halaman nang sa ganon ay hindi na maapektuhan ang iba pang parte nito o di naman kaya ay hiwalay ito sa mas nagkakarami. Tip
Number 5, sunlight o pagpapaaraw. Kapag walang tapat na sikat ng araw ang mga halaman, ay nag-uunat ang mga tangkay nito upang maghanap ng higit pang liwanag. Ang mga malulusog na halaman naman, why farmers, ay mayroong siksik at malalagong hanay na mga dahon. May sapat na sikat ng araw para sa indoor at outdoor na halaman, why farmers. Maaring basihan, why farmers, ang itsura ng halaman kung ito ay nakakasagap ng sapat o sobrang sikat ng araw. Kung ang halaman mo ay mayroong mahabang tangkay at maninilaw na mga mahahabang dahon, ito ay kulang sa sikat ng araw. Sa kabaliktaran naman, ang labis na sikat ng araw ay nagdudulot ng tuyo at dilaw na mga bleach spot sa mga dahon. Napakahalagang paarawan ang ating mga plant babies, white farmers, at least once a week between 6 to 9 a.m. Dahil sa pamamagitan nito, white farmers, nakakatulong ang sikat ng araw upang makapag-produce ng pagkain nito. Tip number 6, pest and disease management. Maraming mga pesticides ang pwedeng gamitin pang-spray sa mga halaman, depende sa klase ng mga insektong dumapo dito. Kung nagtitibid kayo, white farmers, ay pwede namang gumamit ng DIY o mga natural na pang-spray. Pero mas lubos naming inirekomenda ang paggamit ng naaangkop na mga insecticide o mga fungicide sa inyong mga pananim. Dahil alam naman natin, white farmers, na ito ay tested and proven sa tagal ng panahon. Tip number 7, fertilizer o pag-abono. Why farmers, nakasalalay sa fertilizer ang ganda at tindig ng ating mga halaman. Kaya't napaka-vital role nito sa ating mga pananim. Isang senyales nga, why farmers, kung kailangan na nating i-fertilize ang ating mga halaman ay kung may mga nakikita na tayong paninilaw sa mga dahon nito. Kahit pa ito ay nabibigyan ng sapat na sikat ng araw at patubig. Ibig sabihin ay kulang na sa nutrients ang natatanggap ng ating mga pananim. Dahil nga batid ng Algae Planting Dreams ang inyong mga pangangailangan, mapasabahay man o sasakahan, lubos naming ipinapakilala ang bagong-bago, the first ever granular organic fertilizer to be produced in the Philippines, O-Valley. Ang O-Valley Fertilizer is not just a simple fertilizer. Ito rin ay soil fertility enhancer and conditioner na tinutulungan ng lupa para ma-attain ang fertility nito. Ito rin ay blended ng humic acid at enhanced live beneficial microorganisms na tumutulong para mabawasan ang mga bad bacteria sa lupa na maaaring maging sanhi ng pagkasira ng ating mga halaman. Maraming salamat, white farmers, sa inyong panonood. Naway nabigyan na naman namin kayo ng mga kaalaman and solutions para sa inyong mga plant babies. Abangan sa ating susunod na episode dahil bibigyan pa namin kayo ng mas detalyado pang impormasyon tungkol sa ating O-Valley, the first granular organic fertilizer to be produced in the Philippines. Muli, ako po si John Christopher Emiscal, Digital Agriculture Support ng Algae Planting Dreams. Hanggang sa muli, white farmers, paalam and keep on planting dreams!